Hindi pa man sila naisisilang sa mundo, inabandona na sila ng kanilang mga magulang. Ganito ang kaawa-awang sinapit ng mga fetus na itinatapon o iniiwan lang sa kung saan-saan. Kamakailan lang isang fetus ang natagpuan sa tumpok ng mga basura sa CM Recto sa Maynila. Natanong ko po sa may tabi ng basuran, naka-plastic po na ano, nakabuyang-yang na po siya. Nakakita ko po na fetus. Kaya po, binuhat ko po. Base sa tala ng Manila Police District, hindi hihigit sa 10 fetus ang natagpuan sa lungsod ngayong taon. Dito sa Manila Police District, wala pa kami nahuli talaga na yung tao mismo na responsible doon, yung mga nag-iwan, yung personal responsible or yung nanay nung bata, so pwedeng makasuhan ng abortion. Dito sa bahagi ng Manila North Cemetery, karaniwang inililibing ang mga sanggol at mga bata. Narito rin ang tinatawag nilang Fetus Mountain kung saan patong-patong ang mga nakalibing na fetus at mga sanggol. Ayon sa caretaker ng Fetus Mountain na si Helen Castro, sa mahigit 40 taon niyang pag-aalaga ng puntod, hindi na raw niya mabilang ang mga inasikaso niyang mailibing dito. 3 uri daw ng libingan ang inilalaan para sa mga fetus. Isa na rito ang apartment type para sa mga kayang magbayad. Kung kapos naman sa pera, ipapatong at isesemento nila sa Fetus Mountain ang kahoy na pinaglagakan sa fetus ng walang lapida. At kung walang-wala talaga, huhukay na lang daw sila sa bakanting lupa at doon ililibing ang fetus na kung minsan daw ay inilalagay na lang sa bote. Minsan nga ganon, yung talagang nilalaglag, pagkatapos ililibing dito. Siyempre hindi naman namin maurirat yung pamilya, no? Ayun, iwanan na lang ditong pagkatas ng libing. Minsan nga hindi kasama magulang, nililibing ng mga lola. Karamihan daw sa mga nakahimlay na fetus ni hindi dinadalaw ng kanilang mga magulang. Hindi rin daw sila siguradong nabasbasan man lang ng pari ang ilan sa mga fetus na inilibing dito. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit minsan ay nakakarinig umano sila ng iyak ng sanggol kapag hating gabi sa bahaging ito ng sementeryo. Alam ba yun, parang naghihirap na batang naghahanap ng pagmamahal ng magulang. Parang ganun. Kaya minsan iniisip nga namin, siguro itong naririnig natin baka hindi nabasbasan ng pare. Hindi man nila naranasang mabuhay na matagal sa mundo, naway hindi natin sila makalimutang ipagdasal at hilingin sa Diyos na pagpalain ang kanilang mga kaluluwa. Von Aquino, GMA News.